Ito pa. Oh, ito naman, ha. Anak ko, walang katigil-tigil talaga ito si... Ito, tulad ito, inggit na inggit ito. Ito, inggit, oh. Sa paglipat ng 10 barangay mula Makati papunta ng Taguig, umuugo ngayon ang posibilidad na tumakbong mayor ng Taguig si Makati Mayor Abby Binay. E gaano nga ba kalaki ang tsansa niyang manalo kung magiging balwarte niya ang mga inilipat na barangay? Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa Lunes na ang simula ng filing of Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections. Kaya naman abala ang mga tatakbong opisyal dito sa barangay post proper north side. Pero kung dating Makati City ang sinusulat nilang address, ngayon Taguig City na. Madaming pagbabago, malaking pagbabago yung mangyayari. Pero still, alam naman namin na kakayanin, di ba? Hindi naman kami pwedeng hindi sumunod. Apektado kami as in yung mga resident. Actually, nagulat ako dun eh. Sabi ng mga barangay official eh, kakayanin namin, wala talaga kami magagawa. Wala naman kaming choice kung hindi sumunod eh. Buti kayo alam nyo. Yung mayor nyo hindi alam yan. Stradmore, Melehor, salamat po, thank you very much. Alam mo, sa totoo lang ha, natatawa ako kasi sa kamukha ni Randall Bunagan, tama kayo. Rachel Robinson, thank you Lord for giving me another year to celebrate my birthday. Uy, birthday mo rin ngayon, Madam Rachel? Talaga? Happy birthday, Madam Rachel and Robinson, ha? Happy birthday po, ha? Hindi, alam mo, nakakatawa talaga itong nangyayari sa Taguig, sa Makati, actually. Alam nyo kung bakit? Kasi wala naman silang choice. Mag-e-election na. Sinabi na ng COMELEC, you belong to Taguig. Alam mo, pinahihirapan kayo ng mayor nyo. Alam mo, pag pinopost ko to, ang dami nagagalit. Sa Facebook, pag pinost ko na naman to, magagalit na naman sila. Wala kang alam sa Makati! Wala kang alam sa Makati! Eh, ano ngayon? Kahit wala akong alam sa Makati, pag balibaligtarin mo man ang mundo, Supreme Court nagsabi, sa Taguig na kayo. Oh, tanungin ko kayo, mga taga Makati Embo, ha? Yung dating Makati na Embo. Sige nga, pag may alam ba ako sa inyo, magbabago desisyon ng Supreme Court? Anong pakialam nyo sa akin? O sige nga, sabihin na natin, mas maganda lahat ng benepisyon nyo dyan. May mukha ni Mayor Abby Binay. Magbabago ba? Ha? Hindi, totoo. May magbabago ba sa desisyon ng Supreme Court? Dahil mas maganda binibigay ng Mayor Abby Binay ninyo na pati yung mukha niya nakapaskil sa lahat ng pinamimigay. Hindi, tanungin ko kayo. May magbabago ba? O wala, o. Hindi sumunod na kayo. Dami nyo sat-sat. Okay. Pero kasi ang usapin, city to city. Kaya kung maghintay na lang kung talagang ano ang magiging resulta, yun na lang. Kaya wala naman magagawa kahit makipagtalo ka eh. Buti, madam, alam nyo! Eh, yung mayor nyo hindi alam eh! Ay, yung ex-mayor nyo bala, ex-mayor nyo. Yung ex-mayor, walang alam. Ayaw tanggapin. Di ba? Tanggap-tanggap na lang kasi. Wag nang anong daan nyo bang, buti ba ito mga opisyal ninyo eh. Marunong tumanggap eh. Sa inilabas ng memorandum ng COMELEC para sa darating na 2023 barangay at sa bagay, sabi nitong isa, heavy luggage lang katapat niyan para magbago desisyon. Wag ganun. Don't tell me, makikialam na naman yung taga-Congress dyan. Oh, ha? Oh, Norman Mangusin, aka watching from Bilibid. Wag ganun. Alam mo, dapat pala talaga ibalik si Francis Leo. No? Ah, sandali. Ah, baka mama, mag-away na naman, magpapat. Alam mo na naman yung mga ano, yung mga panatiko ni Francis Leo Marcos at saka yung mga anti-Francis Leo Marcos. May mga panatikong ganyan eh. Sandali, ah, huwag kayo mag-away dito, ha. Wala akong pakialam dyan, ha. I-joke ko lang ito. Joke lang ito, ha. Baka mag-away na naman kagad kayo dyan, mga panatiko ni Francis Leo Marcos at saka yung mga anti-Francis Leo Marcos. Sandali, ha. I-joke ko lang. Dapat, yung ngayong panahon na ito, ha, ni Marcos, ni Bongbong Marcos, dapat pinapalaya si Francis Leo Marcos para bumaba ang bigas. Hindi kasi... Ewan ko, sino sa inyo nakaalala
ah, na sinubukan lumusob ng mga Francis Leo fanatics dito. Tapos parang sinasabi nila, kinakampihan ko daw. Tapos sabi naman nung isa, kinakampihan ko daw silang mga anti-Francis Leo. Sinusubukan nilang makuha yung Banateros. Sabi ko, ano ba pakialam ko sa inyo? Wala kayo nakikigulo dito. Sorry ha, pero labas ako dyan kay Francis Leo Marcos dahil hindi ko naman alam kung ano nangyari dyan. Okay? Huwag nyo ako idamay. Parang awa nyo na. Amna Doromal, marami salamat po. Basta ang alam ko, pag yan nakalaya, mumura ang bigas. Oh, andali! Joke yan ha! Joke yan! Baka seryosohin nyo naman! Isa kasi iba, walang ano, Commonwealth eh. Taguig City na ang dadalhin ng 10 barangay. Kabilang ang Sembo, Kumembo. Naku, tagig na ito. Sembo, Kumembo, Bembo, Isrembo, West Bembo, South Sembo, Bitogo. Uy, grabe. Dami. O daw siya, malapit na daw siya lumaya. Sembo, Pembo, East at West Rembo, South Sembo, Bitogo, Rizal, Post Proper North Side at South Side. Kaya ang mga maghahain ng COC sa mga barangay na yan, mayroon na lang hanggang September 2 para magpunta sa tanggapan ng Taguig City. Paano na yung mga taga-Embo? Yung mga gustong kumandidato dyan, saan kayo pupunta? Punta kayo sa Makati City Hall! O ano na? May mangyayari ba yung pinapaglaban ninyo? Kasi tanggap-tanggap na lang eh. Alam nyo, pinahihirapan lang kayo ng mayor ninyo dyan sa Makati. Tanggapin nyo na kasi no choice kayo. Kasi yung kumandidato ulit, eh di pumunta na kayo sa Taguig City Hall. Gusto nyo, hindi, Makati pa rin kami. Eh di pumunta ka doon, bahala ka. Doon ka kumandidato. Ang tigas kasi ng ulo eh. As if magbabago yan. Hindi na magbabago yan. Balibaliktarin mo man ang mundo. Supreme Court na nagdesisyon yan. Hindi na magbabago yan. Kahit ilang luha pa ang lumabas kay Mayor Abby Binay. Kahit ilang drama pa. Kahit ilang bag pa na may mukha niya. Hindi na magbabago yan. Tigil nyo na yung kadramahan nyo, Mayor Abby Binay, ha? Paglilinaw naman ng COMELEC. Bukod sa lungsod, wala nang ibang pagkakaiba sa detalye ng mga butante. Hindi na rin nila kailangang magparehistro ulit. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, may halos 300,000 butante ang mga Embo Barangay, habang may mahigit 400,000 butante sa Taguig. Actually, nakita ko yan eh. Kinumpute ko nga yan eh. 449,000 sa Taguig butante. Diyan sa Embo, 229. So para manalo si Binay, kailangan niya masiro sa Embo itong si Mayor Lani at makuha niya ang mahigit kalhati ng itong sa Taguig. Dream on. Di ba? Ganyang kalupit 'yan. Alam niyo kung bakit? Bakit niya nakukonsideran tumakbo sa Taguig? Alam niyo kung bakit? Eto, malalaman ninyo. Sa gitna ng naging agawan sa teritoryo, mainit na tinanggap si Makati Mayor Abby Binay ng mga dating taga-Makati kahapon. Namigay ng school supplies doon ang Makati LGU matapos payagan ng Department of Education. Hirituloy ng mga dating taga-Makati, tumakbong mayor ng Taguig si Mayor Abby. That is an option, pero hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa Taguig. Nang usisain si Binay sa payag niyang ito, inamin niyang isa ito sa kanyang pinag-iisipan. As far as 2025 is concerned, I keep all my options open. And that is one option. So, it is not the only option, but it is one that I am considering. So, hindi kasi ako para magsalita ng tapos. I know it's a cliche, but I always say I'm still waiting for a sign. Alam mo, madam, you're still waiting for a sign. That's the sign. Yan ang problema sa atin eh. Sa totoo lang ha, walang biro ho ha. Minsan ganyan tayo pag nananalangin tayo eh. Lord! Give me a sign!
Totoo, walang biro. Oh, halimbawa, kunwari ah. Lord! Please! Give me a sign! Iiwan ko na ba yung asawa ko? Dahil lagi ako inaaway! Iiwan ko na ba yung asawa ko kasi ayaw akong pagluto? Hingi ng sign. Eh, ang klaro na ng sign, nasusulat sa Biblia na ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Hingi ka ng hingi ng sign. Kanino sign ka ba humihingi? Sa demonyo? Hindi, totoo, alam, eto, this is nothing to ano, ha, kay Mayor Binay. Pero minsan kasi ganun tayo sa Diyos eh. Hingi tayo ng hingi ng sign. Lord! Pengi naman ako ng sign! Bibili ba ako ng kotse o hindi? Alam mo kung sasagot lang talaga ng Diyos sa'yo, may pera ka ngayon? Wala, Lord, wala. O, eh, paano sign ang hinihingi mo? Di ba? Minsan ganyan tayo eh. Ito na yung sign, no? Anong sign? Alam mo kung anong sign? Sign, Romans 13 verse 1. Submit to the authority. Ano ang authority? Supreme Court. That's the sign. Mayor Abby Binay, that's the sign that you are waiting for. You submit to the authority. The authority said, yung mga embo na yan belongs to Taguig. That's the sign. Huwag na ho tayo maghanap-hanap pa na. Baka ibang sign ang inihingan nyo. Baka demonyo inihingan nyo na sign. Plus, ano pa ang sign? This is your last term as a Makati mayor. Don't you think that's a sign? Na it's time for you to step down? Eh, bakit gano'n, Banat? Eh, paano? Eh, pwede naman ako tumakbong congressman. Tumakbong ang congressman. Alam mo, ang natitira na sa distrito, yung District 1, na natalo tatay mo. I think that's a sign. Huwag na maghanap pa ng sign. Talo na nga ang tatay mo doon sa District 1. Panalo si Kid Peña. Tapos dito sa District 2, nawala na. Hingi ka pa ng sign. Ano bang sign ang hinahanap mo? Ang dami ng sign. Sa susunod na taon, maglalabas ng desisyon si Binay. Lalo't ramdam daw niya ang suporta. Personally, man ako siguro magde-decide kung sa tingin ko I don't have a fighting chance. Isipin mo ito ah. You're not from Taguig. You are mayor of Makati. Tapos, ayaw mo lang kasi, tapos ka na dito. Tinan mo kalukuhan. Ito yung mga dapat nire-real talk talaga eh. Di ba? Hingi ka pa ng sign. Kanino ka ba sign humihingi? Yung totoo, kanino ka sign humihingi? Anong delikadesang meron ka? Matatapos ka ng mayor ng Makati, last term mo na, tapos gusto mo lang para hindi ma-retain ka sa kapangyarihan, may plano kang in-option mong tumakbo sa Taguig. Anong katarantaduhan yun, madam? Sorry pero masama talaga eh. Ang dapat sa'yo, yung sign mo, mag-resign ka na. Ganun. Hindi, di ba? Ito, walang biro. Tama ho ba yun? Isipin nyo na maigi ito ha. Kayo mga taga Makati, naisip nyo ho ba ito? Last term na ng mayor ninyo. Para hindi lang siya makabitaw sa kapangyarihan, lilipat siya ng residente ng bahay para lang maging mayor siya sa kabilang lunsod. Anak naman ng wedding niya, no? Ibang usapan naman na yan. Di ba? Sino ba? Eh ang mga barangay official na nalipat sa Taguig, pabor naman kaya? Ako, personally, yung 100% support for her, andun pa rin dito. Oh, nandun pala suporta mo, sir. Oh, sir. Nandun pala suporta mo. Lumipat ka na ngayon ng bahay. Kasi yung bahay na tinatayuan ninyo, Taguig na yan. So, ilipat mo yung bahay mo. Tapos humingi ka rin ng side, doon ka tumakbo. Suportahan mo ngayon yung mayor ng Makati. Alam nyo kung bakit ganito kadesperado ito si Madam Mayor Abby Binay? Oh, hindi nyo alam. Sa pamilya Binay ho kasi, ang magkakasundo ho dyan, akita naman ho natin, nasa balita yan eh. Diba? Si Junjun Binay,
si yung matandang Binay, si Jejo Mar Binay, at saka si Nancy Binay, sila yung magkakasundo dyan. Etong si Abby Binay, ito yung parang may sarili sa pamilya nila. Hindi na pwedeng tumakbo si ano eh, si alam ko na disqualify na po ito si Junjun. At lalo naman din yung tatay niya, alam ko hindi na rin pwedeng tumakbo. Si Junjun hindi na pwedeng tumakbong bilang mayor. The only choice na tumakbo for mayor kung gusto nilang ma-retain na ang Makati ay pamamahala ng Binay na posibleng manalo pa. Kasi tandaan ninyo, ang natitirang vote reach na ngayon, yung District 1 na ang panalo doon si Kid Peña. Alam mo kung sino? Si Nancy Binay. Si Nancy Binay, hindi sila ganun kaano ni kasi nga ang magkakasama diyan si Nancy Binay at saka si si Junjun Binay. Tas iba to. Si Abby Binay. Si Abby Binay talagang mawawalan na siya ng posisyon. Supposedly. Alam niyo ba ang tatakbuhin ni Abby Binay supposedly? Congresswoman ng District 2. Nawala na sa kanya ngayon. Kaya talagang ano na siya nawiwindang na sana ako pupunta. Alam mo kasi minsan pag ikaw nasanay ka na sa kapangyarihan, ayaw mo nang bumaba. Ganyan ang mga politiko natin. Real talk tayo, mga politiko natin. Kaya nga sila nag-iimbento na sariling party list eh. Kasi dati silang congresswoman, congressman, naubos na yung term nila. Paano na? Saan na ako? Hindi pwedeng wala akong position dito. Buo tayong party list. Ganun ang ginagawa. Bakit? Kasi diyan naman nagpapalitan yan eh. Congressman o kaya mayor. O sa probinsya may governor. Ganun. Palit-palitan lang yan. Eh wala na silang mapuwestuhan dito sa Makati. Sigurado eh. Matatalo. Alam nyo si Kid Peña matagal nang tumatakbo yan sa Makati. Lagi ho siyang pag lumalaban as mayor, hindi ho siya nananalo. Pero vice mayor, lagi siyang pasok. At the same time, pag kongresista, lagi din siyang pasok. Kaya lang, pag mayor, mahirapan talaga siyang pumasok lagi dahil sa mga Binay. Dahil hawak nila itong embo-embo na to, itong District 2, nawala sa kanila ngayon. Kaya sa totoo lang, desperado ho ito mga Binay na ito dahil delikadong mawala ang Makati sa kanila. Alam mo, sana lang talaga magkaroon ng matino. Kasi napag-iwanan na kayo eh. Sa totoo lang ako ha, hindi to biro. I think this is the sign. This is the sign na tama na ang Binay sa Makati. Tama na. Hayaan nyo naman ng iba. Tandaan ninyo, kayong mga taga Makati, makinig kayo. Naunahan na kayo ng Pasig, naunahan na kayo ng Maynila. Ang Maynila at ang Pasig noon, hirap na hirap mawala doon sa mga quote-unquote makapangyarihang nila lang doon sa lugar nila. Diba? Pero, dahil lumaban ang katulad ni Vico Soto, na ang daming nanira sa kanya, bata pa yan, bla bla bla. Pero eventually, maganda pala ginawa. Diba? Nabura yung kalaban nila doon na naghahari-harian noon for how many decades sa Pasig. Ganun din sa Maynila. And, lo and behold, because of these new faces in politics, nagbago ang lugar nila. Maynila, nagbago. Pasig, nagbago. Makati. Pagkakataon nyo na to. Pagkakataon nyo na to na maibalik ang glory sa Makati. Walang biro ha. Napag-iwanan na kayo. Nalipat na kung saan saan. Nalipat na kung saan saan. Ang business district, gimikan ng tao, masayang kainan, mga restaurant, nawala na eh. Kasi nga, alam mo, ito, real talk to ha, totoo ito ha. Pag ang tao, sanay na. Yung sabi nga nila, di ba, alam nyo yung sometimes talaga we need sharks in our life. Kailangan nyo,
pag ikaw kasi walang kalaban sa industriya, nakikinagalawan mo, magiging ano ka, comfortable ka. And sabi nga nila, comfort destroys usefulness. Alam niyo yung quotation na yun, comfort destroys usefulness. Pagka-comfortable ka na, wala ka ng kakumpetensya sa negosyo, dyan ka babagsak. Bakit? Eh walang pressure eh. Kaya nga every time, kunwari may nakikita ako sa Mocha Girls, meron mga maangat-angat na mga nagsisimulang girl group. Nagre-react yung girls ko eh. Tapos lagi ko sinasabi sa kanila, relax. Ha? Kailangan natin yan. Without them, nagiging complacent tayo. Without them, ayaw nating mag-rehearse, ayaw nating magpalit ng lineup. Kasi nga, kailangan yun eh. Tandaan nyo yan. Remember that principle. You need sharks in your life para magbago at magpatuloy ang change at quality. Sa Makati, nawala yan eh. Bakit? Wala silang kalaban eh. Kahit sinong lumaban sa aming Binay, panalo eh. Basta Binay, panalo. O ngayon, nawala. Diba? Hindi, walang biro ah. Kaya nga ito ah. Ito, sample lang ito. Alam nyo ba yung thorn in the flesh ni Paul? Si Paul ang isa sa pinaka hindi disipulo si Paul kasi although tinatawag siyang disipulo kasi nakita niya ng personal ang Panginoong Jesus. Kasi pag sinabi mong disciple, nakasama talaga ng Lord. Although, si Paul, nag-appear sa kanya ang Panginoong Jesus. Kaya somehow, kinukonsider siyang disipulo. But among them, si Paul ang isa sa pinaka-influential, very eloquent, magaling magsalita, memorize ang entire Old Testament. Kasi nga, teachers of teachers siya. As in, kung pagalingan, scholar siya. Siya ang pinakamagaling among all the disciples. Why? Yung ibang disciples kasi, sila ho ay mga mangingisda. Si Paul hindi. Scholar, magaling. Pero alam mo si Paul, ha? Meron siyang thorn in the flesh. Binanggit niya yan sa Bible. I have thorn in the flesh and I pleaded the Lord to remove this. 3 times daw niya. Hindi natin alam kung ano yun. Okay? Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh na tinatawag niya. Pero sinabi niya, nanalangin ako sa Diyos, tanggalin tong thorn in the flesh ko. Ang sabi ng Lord, no. Hindi tinanggal ng Lord kung ano yung thorn in the flesh niya. And because of that, he relied on the strength of God. Kaya nagpatuloy at ang laki ng impluensya ni Paul sa church history. Yun ang istorya nun. Kaya sometimes, mga kababayan, pag meron tayong mga tinatawag na thorn in the flesh, malay mo, yung thorn in the flesh mo, yung asawa mo. Hindi, pwedeng ganun eh. O kaya yung thorn in the flesh mo, yung katrabaho mo. Because of them, nagpupursigi ka tuloy. Diba? Eh, yung sip-sip mong... Kasi minsan may ganyan sa opisina eh. Diba? Yung ikaw yung masipag, porkit maganda siya, mas pinapaboran siya. Alam mo yung ganon? Ikaw yung masipag eh. Pero bakit mas gusto siya ng boss mo? Eh kasi mas maganda siya eh. O, diba? Pero ang tawag dyan, thorn in the flesh. Because of that, magtsatsaga ka, sisipag ka. Ngayon, the character that is built sa'yo, akala mo nalulugi ka kasi maganda yung kaka-coworker mo. Hindi. Yung character mo na yan, pag siya nawala dito, saan siya pupulutin? Sugar baby. Ay, joke. Kabit. Ay, hindi. Ikaw, na-build yung karakter mo. Bakit? Kasi nga nagtsaga ka. O, dahil doon, kahit saan ka ilagay ngayon sa society, umaangat ka kasi na-build yung karakter mo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Ang problema dito sa Makati, wala na silang ganun. Kasi alam nila na, alam mo yun, alam nila na okay na ako, Binay kami. Kami ang Binay. Wala lumalaban sa amin, panis lahat. Eh ngayon, nangangatog na sila. Bakit? Nawalan sila ng botante. Mantakin mo, ang dami nun, 300 yun. Almost, 2 plus, di ba? Yung botante na yun, ilan yun? Ang matitira na lang, yung tinatawag nga nilang, sorry to, sa term ha, pero ito yung tinatawag ng mga ibang political analyst dyan eh. Thinking crowd. Thinking voters. Yun yung natira. Ito, totoo. Yun po yung natira, yung thinking voters.
ng Makati na alam nilang dehado sila, which is lagi silang, pag sa counting, lagi silang natatalo kay Kid Peña. Kaya ngatog na ngatog na ngatog na yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, is this a sign of desperation? Kay Mayor Abby Binay, isipin mo, kayo yun nasa posisyon niya. Birang buhay to oh. Last term ko na to as mayor, itatakbo na ako congresswoman doon sa lugar na yun. Biglang nawala sa akin. Oh, sige, saan ka ngayon? Diba? Saan ka ngayon po posisyon? Nawala ka na dun eh. Nawala na yung tatakbuhan mong distrito. Pag lumipat ako ng distrito, ulat nga tatay ko dun eh. Ako pa kaya? That's why merong pautot na sigurado ko. Eto ha, abangan nyo yan. Meron ako nakitang poster ni. Hindi ko lang ilalabas dito, baka mamaya isabihin nila fake news eh. Okay? Pero may nakita na akong poster na talagang running for Taguig. Ganon ka desperate, sabi ko. It's a sign. Alam mo yun? It's a sign of desperation. It's a sign of greed. Diba? Ayaw mawala sa power. Bakit ganun? Kawawa naman tayo niya. Isipin mo yun na mayor ka. Eto na lang. Di ba katawa-tawa kunwari si Isko Moreno biglang tumakbong mayor ng Valenzuela? Bakit? Hindi. Wala na kasi. Nakakaya naman kay Hani Lacuna eh. Siyempre kasi kay, tandaan ninyo, mentor ang dahilan, di ba? Napag-aralan natin yan dito, di ba? Napag-aralan natin yan dito na ang mentor ang talagang naghubog kay Yorme, walang iba kundi si yung tatay ni Hani Lacuna, di ba? Yun mismo. So, ngayon na nandiyan si Hani Lacuna, tandaan nyo, may iba pa siyang term. Tatlo pa yung term niya. Pwede pa siyang tumakbong tatlong beses. Ay, dalawang beses pa. So, ibig sabihin, sigurado ko ang personality ni Isko, magpaparaya yan kay Hani Lacuna. Isang dahilan lang kung bakit yan tatakbong mayor uli ng Maynila. Ako alam ko yun. Isang dahilan lang. Pero ngayon, ang talagang nakaposisyon dyan, si Hani Lacuna na. Eh paano kaya kung biglang sabihin ni Isko Moreno, takbo na lang ako ng ano? Kaloocan. Anyway, katabi lang naman namin yan. Lipat na lang ako dun. Anong itsura nun? Di ba greed? Porque hindi niya matak... Kasi isipin mo, panalo lahat ng ano eh. Ng batang... Ano pangalan ng partido nila? Panalo lahat eh. Walang natalo dun eh. Di ba? So ibig sabihin, kanila na yung Manila talaga. O ang tanong ngayon, paano kung gusto niya pang maging ano mayor? Maghanap na lang siya ng ibang lugar? Ano tawag mo nun? Greedy. Ay nako. Try niya mga ako na 10K bawat pamilya. Gayahin niya si Senator Cayetano. Fernando, magtanong ka sa Taguig. Yan ang hirap sa iyo. Magtanong ka sa Taguig. Siya mag-iiba, hindi magbabago. Eh kung ayaw nyo, lipat na kayo. Hindi magbabago yun eh. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan ha, so ayan po yung story dyan sa Makati na yan kung bakit ganyan ang malupit ang ano dyan. Ayun, Asenso Manileño. For the first time daw eh. Mula nung panahon ni Dani Lacuna, yun pala, si late Vice Mayor Dani Lacuna. Noon daw, hindi nila nasisiro yung kalaban. This time, nasiro nila. Nasiro po nila ang Maynila. Ibig sabihin, walang nanalo sa kalaban. Kahit anong paninira nung yung benta-benta ng Divisoria. Akala siguro nung ano, nung makakaporma siya, no? Yung nagpautot nun eh, yung kalaban nila eh, na mayor, na dumikit pa kay Marcos. Akala nila eh, benta di Victoria, di Victoria, di Victoria, di Victoria. Zero yung kalaban, mantakin mo, wala ni isa nanalo sa kanila. Panis! Diba? Oh. Abby, takbo ka na lang barangay chairman. Ayun! Oh.
takbo ka na lang mayor ng barangay Kagawad, ganun. Barangay chairman.